Hello mga ka-SG! Our vlog for today is an update of our papaya tree. Hello guys! If you're new to our channel, please subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated sa aming mga videos. Magandang buhay mga kahalaman. 2 months ago, here are our papayas. 20 papaya plant trees po yan. Na-feature ko po yan sa vlog namin 2 months ago. And it's that small yet healthy. Here is my promise that I will give you an update. Growing papaya trees is not that easy. We encountered some problems. And in this video, we will share you some tips on how we deal with it. We are not that expert po, so we are open for suggestions. Please comment below. Medyo maulan po ng mga nakaraang araw and na-observe po namin some of our papaya trees got problems. Yun pong dulo, it's getting yellowish and it looks like rotting. So my husband decided to behead it. Isa lang po yan sa tips na ginawa namin para po let us say trial and error po. Kasi yung iba pong papaya trees, hinayaan lang po muna namin siya. We did not behead it. And other papaya trees, we observed na marami pong insects. So it might also be the cause of its problem, or it might be the weather. Kasi after po ng heavy rains for 3 days continuous rain po yon, and like today napaka sobrang init naman po, kaya we're still observing. With regards to insects naman po, 7 po ang effective para mapalayas natin yung mga insects. But make sure na i-follow po natin ang right measurement of it to avoid na mapatay naman natin yung ating plant. Ready to spray na po ang ating insecticide. Papalayas na po natin yung mga mealybugs, mga big ants, brown or black na nakaka-damage ng bulaklak ng ating papaya. Once in a while, kailangan po nating bisitahin ang ating mga plants. May mga times po kasi akala natin okay sila, pero yun pala namamahay na doon yung mga insects at nadadamage na nila yung ating mga plants, kaya hindi magtuloy yung mga bulaklak. Sayang po ang sana naging bunga.
objective po is to secure yung mismo pong puno or pati po yung roots ng ating papaya tree. Kasi yung pong mga bakod, yung dating stick na outgrow na po ng ating papaya, and we decided to buy a green net para po makover or siya pong gawin nating bakod sa ating papaya. Individually po, ibabakod po natin siya. Naisipan po namin yung green net kasi ang daming regular visitors ng ating papaya. Yan po, yung group of chickens na yan. Siguro po, gusto nila na matinola. Ine-expose po nila yung roots ng ating mga trees. Kaya po, mas okay na po na i-cover natin. Hindi po kasi pwede na itinola natin yung chicken kasi baka po maipabarangay tayo ng neighborhood. I hope you learned something from this video and sana nag-enjoy po kayo. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po. And to all our subscribers, thank you very much. To our dear papayas, I hope mas comfortable na kayo ngayon, no distractions. Continue to grow and bear more fruits para next vlog po, i-feature natin ang harvest time ng aming papaya. Ang last tip po is putting fertilizer in each plant kasi that's one of the best factor para po mag-continue yung health, healthiness and growth ng ating papaya. Make sure lang po na huwag pong ma-over kasi pwede pong masunog yung roots ng ating plants. Sana po magtuloy-tuloy ang pagbunga ng ating mga papaya para masulit naman po yung tiyaga, care and effort ni husband. Till next video po, ingat po tayong lahat. God bless!